So hello class, again, Jirko in here. So medyo kulit tayo ngayon class. Sabi nila class, mura na daw ang pangarap ngayon. Hindi ba kung magkano ang pangarap ngayon class? 6 pesos na lang daw class ang pangarap ngayon. Kasi nga diba sabi nga nung kanta class, sa isang pangarap ako'y naniniwala. Ay na, pwede mo dito. Okay, so for today class, we are to discuss module 5, okay, analysis class of indeterminate beams. So for now class, yun, meron lang tayong isang solution class na i-discuss. Technically class, ang topic natin ngayon class is yun, 3-moment equation. So for now class, 3-moment equation na lang muna tayo. Na? Okay? So paano yun class? So, anong meron sa 3-moment equation? So technically class, ang 3-moment equation, kaya rin siya tinawag class na 3-moment equation kasi kailangan niya class ng 3 moment. Okay? So paano yun yung pinaka-minimum requirement niya class? Kailangan niyang magkaroon class ng 3 points dun sa beam. Okay? So technically class, dun sa 3 points na yan, i-analyze natin class yung 3 moment within those points. Okay? So, ito class, yan yung parang figures niya. So, technically, papakita dito class yung ating derivation. Okay? So, intro muna tayo class. So, yun nga, again, 3-moment equation class, pinapakita niyo yung relation class ng moments between 3 points. Okay? Tapos, ito class, more or less, pinaka-use niya class is para mag-analyze class ng continuous beam. So, pag sinabing continuous beam class, more or less, given class yan na indeterminate. Kasi class, parang sunod-sunod na beam yung class, magkakasunod. So, technically, maraming segments yung class, maraming supports, hindi siya determinate. Kumbaga, at least 4 siguro yan. Okay? So, yan. So, ito class, ang 3-moment equation was initially presented class by Clapeyron noong 1857, no? So, again, class, yun. Kasi usually class, it involves 3 moments. So, yun, tinawag siya class na 3-moment equation. Okay? Tapos, this time class, yun, di ba? Pag indeterminate kasi class yung structure natin, given yung class na, meron tayong redundance. Okay? So, unlike class sa virtual work na tayo yung pipili ng redundance, this time class, given na kung ano yung redundant natin. Kumbaga, fix siya. Okay? So, ang redundance natin class, laging moment yan. Okay? So, ito class yung mga moment sa interior support or sa fixed support. Okay? So, yun lagi class yung redundant natin. Again, class, pag galawang 3-moment equation tayo, ang redundant natin class is yung moment dun sa interior support tapos dun sa fixed support. Okay? So technically class, ito na yung derivation niya. So again class, gamit yung figure kanina yan, no? Tapos ito class, so similar triangles tayo class, so galawang 3-moment, I mean moment area yung galawan niya. So with all class yan, so my figure derivation will arrive class with this main equation. So ito yung pinaka-general equation natin class, ito. So, yung class yung ating general equation. Okay? So, kung titignan nyo class yung equation na yan, pwede pang i-manipulate. So, sa ating kasi class, di ba, more or less rin naman yung beams natin class, laging E is constant. Kung bagay yung material class ng beam natin, yun, hindi siya nagbabago class. So, technically, ito yung pinaka-main equation natin class. Kasi nga, kung titignan yung previous examples natin class, never nagbago yung E, or like yung E natin class is always constant. So, ito na class yung pinaka-main equation natin. Okay? So, i-summarize natin ng konti class kung ano yung pinagsasabi ko kanina. So, again class, ang topic natin ngayon class or ang solution natin for indeterminate beams class is yung 3-moment equation. Technically kasi class, with regards to yan, analysis of indeterminate beams, ito talaga class yung the best. The best class in a way kasi madali siya class, maiksi siya. Tapos, gagawa ka lang talaga yung equations. Okay? So, ang galawan dito class, ang minimum requirement, again, more or less, meron tayong 3 points, no? So, 3 points. Kasi class, dun sa 3 points na yun, dun natin makukuha class yung 3 moments. Okay? So, para mangyari yan class, kung wari, ang minimum rin yan, dapat meron tayong 2 spans. Okay? Para yan yung minimum requirement natin class. Dapat magkaroon tayo class ng 2 spans. Tapos sa edge class ng 2 spans na yan, 2 magkasunod na span, meron tayo yung 3 points. Kung saan, ang i-analyze natin dyan is yung 3 moments niya. Okay? Tapos yung class, again, this time class, yung redundance natin, so yung redundance natin class fixed to, kumbaga given yan.
hindi tayo pipili. Yung redundance sa ating class, given yan, ito dapat class daw yung mga moment at yun, yung interior support. So, interior support class. Tapos dun sa fixed. Okay? So, yan yung redundance natin. So, given class, pag may nakita ang interior support plus fixed support class, yung moment dun, yun na yung redundant natin. Gets ba? Okay? So, sa again, class, yun nga, ito. So, ang pinaka-main class na i-memorize nyo class is ito. Yung equation class kung saan yung E natin is constant. Okay? So, yung memorization nito class, more or less, wala siyang kwento. Mas magandang i-gets nyo class kung paano nabuo yung moments natin. So, again, class yun nga, di ba? Kaya nga siya tinawag class na 3-moment equation kasi kailangan natin yung 3 moments. So, yung 3 moments class, yun yung una natin kung ilalagay, no? So, technically class, ito na yung equation natin, no? Para ma-memorize nyo class, i-gets nyo yung concept kung ano yung parts niya. So, technically class, meron tayong 3 parts. So, una class, syempre, yung 3 moment. Okay? Tawagin natin class yung 3 moment na yun na moment 1. Meron tayo class ng moment 2. Tapos meron tayo class ng moment 3. Okay? So, yan yung first part. Okay? So, yung moments na yun, class, may partner sila. So, si M1 class, syempre, yung partner niya class, si L1. Okay? Itong si M3 class, ito si L2. Kasi dalawa lang naman yung spans natin, di ba? Tapos itong sa gitna class, dalawa yung partner niya. Okay? So, ano yung dalawa niyang partner class? Yun class si L1, tapos si L2. So, yan yung unang part ng ating equation. Gets ba class? So, again class, no? Meron tayo ng 3 nating moments. So, M1, M2, M3. Si M1 class ang partner niya, since dalawa lang naman yung choices natin class, yung length 1. Okay? Tapos yung M3 natin class ang partner niya is yung length 2. Okay? Tapos yung gitna natin class, dalawa yung partner niya, yung L1 plus yung L2. Gets ba? Okay? Yan yung first part. Tapos class yung next, meron tayo class yung equation na to, yung terms na to class, dahil to dun sa load. Okay? So meron tayo class nung 6A1 over class yung L1. Okay? So meron tayo rin class nung dalawa. So 6A2 over L2. Okay? So yan yung next term natin class. Okay? Tapos yung class, equal natin siya sa so ito na yung third part ng ating equation. Ito na class yung due to yung support settlement. Kailangan kasi natin i-consider yun. Okay? So yung due to support settlement class, so again, since consistent or like constant yung E natin, nandyan yung E. Okay? Over class yung H1 over yung L1 plus class yung H3 over yung L2. Yan. So yan na class yung buong equation natin. So meron pa pala class. So dito class, dun sa left side ng equal sign, so itong nasa taas, no? Lahat class ng may L, may partner yan. So, ang partner nung L class, laging andyan yung I. Or like yung moment of inertia natin. No? So, basta may makita kang L class, maglalagay ka ng I dun sa denominator niya. So, dapat yung partner niyang I class, laging nasa denominator. So, may L1 tayo dyan class. So, maglalagay tayo ng I1. Okay? So, may L1 rin tayo class, maglagay tayo dito ng I1. So, may L2 tayo dito class, ang partner niya is yung I2. Okay? Yung L2 class, maglalagay rin tayo ng I2. So may L1 rin tayo class, again, dapat lagi siyang nasa denominator, so nandiyan yung I1. Okay? L2 class, so meron dito yung, yan. Dito na class yung I2. Okay? So technically class, yan yung buong equation natin. So again class, no? Yung first part class, ito, andito yung 3 moments natin. Okay? Yung blue dito class, ito yung due to load natin. Okay? Kumbaga class, ito yung effect nung load natin, yung actual load natin. Okay? Tapos class, itong black, ito class yung due to settlement. So yung support, settlement natin class, pag lumulubog yung support natin. Yan. Gets ba class? Okay? So again class, medyo 3 parts tayo, no? First part ng equation natin class, yun nga yung 3 moments natin. Yung second part class, ito yung effect nung actual loads natin. Tapos yung third part class, ito yung effect ng support settlement. Gets ba? Okay? So again class, paano mo siya i-memorize? So i-erase ko muna class, tapos sulat ko ulit kung paano natin mini-memorize or like ano yung technically yung laman niya. So yun class, so again no? So ito kasi class yung pinaka-bulk or ito yung pinaka-core ng 3-moment equation class. Yung moment equation mismo. So yun lang class, wala ka nang masyadong iisipin class, wala kang analysis or what.
kumbaga class, basta ma-memorize mo yung equation, ma-substitute mo class kung ano yung values or ano yung, paano kunin yung values na nandun sa equations class, good as, tapos ka na. Okay? So again class, paano natin ma-memorize? So ito yung equation natin. Again class, ilalagay natin yung tatlong moments. So si M1 class, yung moment 2, tapos class yung moment 3. Okay? So yung tatlong moments na yung class, may partner sila. So si M1 class, ang partner niya is yung length 1. Si M3 class is yung partner niya is yung L2. Okay? Tapos class yung M2, dalawa yung partner niya. Dalawang yun class, yung pinaghalong L1 plus yung L2. Okay? So yan na yung first part class, yung tatlong moments natin. Okay? Tapos again class, idadagdag natin yung effect ng loading. So ang effect ng loading class, so yung 6A1, A1 lang yan class over yung L1. Okay? Tapos dalawa yung class, si 6A2, A2 over yung L2. Okay? Tapos lastly class, yung effect ng support settlement, so equals na yan, no? So yung effect ng support settlement class, so 6E, tapos class yung H1 over yung L1 plus yung H3 over yung L2. So technically class, yan yung tatlo. Tapos class, kailangan natin i-factor class yung I. So may times kasi class, di ba nagbavary yung I natin? So kailangan natin ilagay yung I. So yung I natin class, kung titignan nyo again, dun lang siya class sa left side ng equal sign. Okay? So lahat ng nasa left side class ng equal sign, basta may makita kang L, maglalagay ka class ng I dun sa denominator niya. So yung L1 class, di ba yan? So meron tayo class yung I ang partner niyang class. Ay, ang partner ng L1 class is yung I1. Okay? So meron ulit tayong L1 dun class. So basta may L class, maglalagay ka ng I. So ang partner niya class is yung kung ano yung subscript niya class, yun din yun. So may L dito class, so yan, I2. May L ulit dito class, so maglalagay ka lang ulit ng I2. So may L rin dito class, so sa denominator lang tayo lagi class, ang partner niya si I1. Tapos yung L2 class, ang partner niya class is yung I2. Okay? So technically class, yan ay yung pinaka moment, 3-moment equation natin. Okay? In a way class, supposedly may memorize ito, pero since open notes tayo, yeah, move on. Okay? So yan class, so kung i-dissect natin class, again, ito yung 3 moments natin class, no? Ito yung effect ng loads natin. So ito class yung effect ng support settlement. Okay? So ang pinakuha natin lagi dito class is ito. Ito class yung pinaka problema natin lagi. Ano yung effect ng loadings, okay? Kasi class itong dalawang to class technically direct sub yan. Itong dalawang due to load na to class kailangan natin lagi siyang isolve. Okay? So ang maganda dito class may shortcut to. May shortcut class itong si due to load natin. Okay? So ano yung shortcut niya class? First up class, i-anong pala muna natin kung ano yung mga assumptions natin. So, kung titignan nyo, class, di ba, yung 3-moment equation natin, dapat laging may dalawang span. So, yung dalawang span na yun, kasi i-assume natin lagi na simply supported sila. Pag sinabing simply supported, class, isang ruler, isang hinge. Okay? Tapos yun, class, next assumption natin, i-assume natin, class, yung support settlement natin, hindi sila magkaka-level. So, uneven sila. Okay? So, balik tayo dun, class. So, again, ano nga ulit yung shortcut nito? So, technically, class, meron tayong shortcut niyan. Yung shortcut natin, class, kailangan mo lang malaman kung ano yung loadings natin. Okay? So before that class, yun nga. Alamin muna natin class kung ano yung meaning. So guess naman natin class yung L1 dito class, yun yung length 1. So yan yung length class ng span 1. Okay? Yung L2 class, yan yung length ng span 2. So pag para hindi tayo magulo class, so technically di ba may dalawa lang tayong span class. So one span. Magkadikit kasi class yung dalawang span na yan. So lagi tayong meron nasa left, meron tayong nung nasa right. Okay? So itong una class, ito yung effect class nung nasa left na span. So itong nasa L, itong A2, A2 class, yan yung effect class ng right span. So left span, right span. Gets ba? So depende class kung ano yung span mo class, mayroon nga. May ka, depende kung ano yung kukunin mo. Okay? So ito class, itong 6A2, A2 over L2 class, titignan mo class kung ano yung nasa right na span. Okay? Yung A1, A1 class, yun yung nasa left na span. So, depende class kung ano yung mga itsura nila class. Ito yung formulas natin. Okay? So, technically class, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, parang 5 lang class yung i-memorize nyo. Ito class, no? Ito class, kahit wag na yan kasi more or less ito, galing rin lang siya dyan. Okay? So, yan yung isa class kapag meron tayong point load. So, ang unloading mo class point load, again, ito class yung formulas natin. Depende na lang class kung nasa left ba siya or nasa right siya. Okay? So, kung nasa left siya class, ito yung formula natin. Kung nasa right siya class, yun yung formula natin. Okay?
Kapag yung load mo naman class is uniform load, so pag nasa left siya class ito, pag nasa right siya class ito. Gets ba? Okay? So ito class again, dapat class yung uniform Latin class is kino-cover niya yung buong yan, yung buong span. Kasi class kapag may awang yan class, hindi na pwede yung shortcut natin. Okay? So yan yung second natin class. Tapos yung third natin class, so third class pag may nakita kang triangular distributed load. So again, class minimum requirement, dapat nako-cover niya yung buong span. Okay? So ito class yung formula natin pag nasa left, ito yung formula pag nasa right. So titingnan nyo kasi itong dalawa, parehas lang yan. Kung baga, tingnan nyo na lang class kung saan dyan. So parang ang nandito lang class, dun sa may pinakamalaking, dun sa may mas malaking load class, no? Andun lagi class yung 7. Okay? Dun sa mas maliit class or yung vertex ng triangle class, andun lagi yung 8. Okay? O titignan nyo class, baliktad lang yan. Pero taken as one sila. Okay? Taas class yung fourth natin class kapag ganito. So meron tayong shortcut pag ganyan yung load mo. So again class dapat, no? Nasa gitna siya. Gitna dapat yung class. Tapos naku-cover niya yung buong span. Okay? So ito class yung formula natin. So technically class sa three moment equation, memorization lang yan. Wala masyadong analysis class. So kung magaling ka mag-memorize class, dapat strong ka dito sa three moment equation. So lastly class, no? Lastly yung shortcut natin class is ito. Kapag class ang load natin is moment. So kapag moment class, ito yun. Okay? Technically class yan lang. Ang pinaka-problema again natin dito class is itong dalawa. Kasi class itong nandito class, direct sub. So ito lang yung kailangan natin isolve. So itong due to load na to class, it's either long cut lang or short cut. Okay? So ito class yung shortcut. Yung long cut class ipapakita ko mamaya. So yung shortcut natin class, kunin mo lang yung formula, substitute mo kung ano yung given, makukuha mo na kasi yung value nung dalawang yan. Okay? So ganun lang yung class. That's ba? Okay? So anong next natin i-discuss class? So, andito na tayo pa sa procedures for analysis natin. Yeah. So, paano yung galawan natin class? So, again, first step natin, class determinacy. Kasi class, kailangan mong malaman kung ilan dapat yung redundant. Okay? Kasi class, kung ilan na yung redundant, yun rin yung number of three moment equations na gagawin natin. Kasi again, class, di ba yung redundant, yun yung unknown. So, dapat class, kung ilan yung unknown, yun rin yung number of equations natin. Okay. So second question nga, sasabihin mo kung ano yung redundant. So again class, this time, no choice tayo kung ano yung redundant. Ang redundant natin class is laging yung moment doon sa interior tsaka sa fixed support. Okay? So pag nilaman mo na class kung ano yung redundant, i-construct mo na class kung ano yung three moment equation natin. So yung, three, yung redundant natin class, more or less, laging dapat nasa gitna. Ito ay more or less class. Most of the time, ito yung redundant natin. Yan, yung nasa gitna class. Bakit ganun? Kasi ang pinaka-concept niyang class, so kung wari ganito yun, no? Ito. Wari class, ito yung point 1 natin, yan yung point 2 natin, ito yung point 3 natin. So kung titignan nyo class, dapat ito lagi yung redundant natin. Bakit class? Kasi ito, isang equation lang yan. So dapat class, isa lang yung unknown natin. More or less kasi class, ang pinaka-common niyan class, itong dalawa, ito magiging 0 yan. So ito na lang class yung unknown natin. So one unknown, one equation. Kasi class, kung titignan nyo, di ba dito nung sa point 1 class, exterior support yan class, wala siyang moment. Ito rin class sa point 3 natin, wala rin moment dyan. Okay? So dapat class more or less, isa lang yung maiwan kasi nga class, isa lang equation natin. Okay? So ganun yung class, no? So, yun. So after natin class mag-construct yung three moment equations natin, class, isosolve na natin yung redundance. Okay? Pag nasolve na natin yung redundance class, yan. More or less, FBD analysis tayo class. Technically, isa-solve na natin yung reactions din. Yung mga shear, yung mga ganun. Okay? So, pag nasolve naman natin class yung redundant, technically, ang galawan na lang natin dito class is yung equilibrium equations. So, statics lang siya. Okay? So, lastly class yun, isa-solve mo na kung ano yung record. So, more or less sa problems natin class, ang pinaka-requirement niyang class is yung support reactions, tapos yung shear and moment diagram, pag-usapang beams tayo. Okay? So, dito sa sign convention class, so meron tayong tatlong sign convention class. Ano yung sign convention natin sa redundant moments? Ano yung sign convention natin class dun sa support settlements? Kailan mo malalaman class kung positive yun or negative? Okay? Tapos class, ano yung ito? Ano yung sign convention natin class dito sa due to loads natin? Yung mga 6A1, A1, A2, A2 over L natin. Okay? So kailan siya naging positive? Kailan siya naging negative? Okay? So kung titignan natin class yun,
So, pag-usapang redundant moments class, no? So, pag positive siya class, ang meaning niyan is upward. Pag sinabi natin upward class, yung arrow heads na nasa taas. So, kung titignan niyo class yan, no? Lahat class ng arrow heads nasa taas. So, ganyang class yung itsura ng moments natin pag positive yung sagot. Pag negative naman class yung sagot, yun, downwards tayo, or like class yung mga arrowheads natin nasa baba. So, kung titignan nyo class, laging nasa baba. Okay? So, ganong class yung interpretation natin ng positive-negative dun sa redundance natin. Okay? Pag-usapang support settlement naman class, ang pinaka-basis lang natin dyan class is yung gitna. So, di ba, lagi tayo may span 1 to span 2, or like yung left span to yung right span. So, ang pinaka-basis lang natin dito lagi class, ang reference natin is yung gitnang support. Okay? So, lahat class ng nasa taas ng gitnang support, positive. Okay? Lahat class ng nasa baba ng gitnang support, negative. Okay? So, ganun class yung sign convention natin with regards to support settlement height. Kung titignan nyo, again, class, ang basis lang natin is yung gitnang support. Okay? Tapos, class, pag-usapan yun, yung 6A1, A1, A2, A2 natin, no? So, eto. So, positive siya class kapag yung loads niya downward. Tapos negative sa class kapag yung loads niya upward. Okay? Kasi di ba class yun nga? Di ba yung value nito class nakadepende yan kung ano yung loads mo. Okay? So yung sign convention niya naman class nakadepende doon sa direction ng loading. So again class positive yan pag downward yung loading natin. Tapos negative yung class pag upward. Okay? Technically yeah. Ganun yung sign convention natin. Okay? So i-erase ko class, i-summarize natin para makita nyo. So again class yun no. So again yung sign convention natin yun no. I-summarize natin. So pag pinag-usapan natin class is yung redundant. Redundant. Okay? So kapag positive yung redundant natin class, so ito yung mga moments natin no, yung moment dun sa fixed saka sa interior support. So again class ito yung moments dun sa interior or fixed supports. Okay? So, pag positive yan class, ang meaning lang yan, upward. So, pag sinabi natin upward class, so, lahat lang class ng arrowhead niya nasa taas. Okay? Pag naging negative naman class yung redundance natin, ang meaning lang yan, downward. So, pag sinabing downward class, lahat lang ng arrowheads niya nasa baba. Okay? Tapos next class, no, sign convention natin sa support settlement. So, meron din tayo class sa support settlement heights. So, ito class, di ba? Ito yung H1 natin class tapos yung H3. Okay? So, ang pinaka-basis lang natin dyan class, di ba? Lagi tayo may dalawang span. So, yung dalawang span natin na yung class, no? Parang may tatlo nating points class. So, meron tayong laging gitna class, meron tayong nasa left, meron tayong nung nasa right. Ito class yung mga supports natin. Okay? So, pinaka-basis natin lagi class, no? Kapag mas mataas class yung nasa left dun saan, so, pinaka-basis dapat talaga natin kasi yung gitna. So, lahat ng nasa taas class nung gitna, positive. Okay? Tapos class, lahat ng nasa baba, negative. Okay? So, kapag yung height mo class lower than yung middle support, negative yun. Kapag higher siya class than the middle support, positive siya. So, ito yung class, no? Gets ba? Tapos, lastly class yung dun sa, ano natin, so, yung due to load, so, yung 6AI, A1, A1 over L1 natin class, tapos yung 6A2, A2 over L2. So, paano natin malalaman class kung positive siya or negative? So, again, class, depende yan sa loading. So, positive siya class kapag yung loads mo, pababa. Okay? So, negative siya class kapag yung loads mo, pataas. Okay? Tapos class, meron tayong kailangan i-note. So ito yung mga notes natin class or ano yung i-watch out natin. Pag nakita ka class ng fixed support, may something yun. Okay? So pag usapan 3 moment class, may nakita ang fixed support, may kailangan kang gawin. So ang fixed support kasi natin class device ganyan. Okay? So, diba class, lagi natin kinoconsider class na redundant yung moment dyan. So para maging redundant yung class, dapat nasa gitna siya. Gets ba? Ganun pala kasi yung pagpili natin ng span. Okay? So, dapat class, laging nasa gitna yung redundant natin. So, kung wari class, di ba, napili natin class redundant natin is yung moment sabi. So, dapat class, ang span natin, ito na yung span 1, yun yung span 2. Kung baga, again, class, di ba,
dapat laging nasa gitna kasi yung redundant. Okay? So, ganun din yung case class dito. So, more or less class, diba dapat nasa gitna nga yung redundant natin? So, ito class, ipipilit natin na dapat nasa gitna talaga siya. Or like yung moment dito sa A class, dapat nasa gitna. Okay? So, ang gagawin natin class, i-extend natin. Okay? So, ang gagawin natin class, dito sa original place class nung A, maglalagay tayo ng ruler. Tapos class, mag-extend tayo. So, i-extend mo siya class, no? So, kung titignan mo class, ganun yung ginawa niya. Naglagay siya class ng isa pang member, tapos naglagay siya ng hinge. Okay? So, ang pinaka-parang gist natin dito class, yung dalawang yan, equal yan dito sa fix. Okay? Tapos class, dapat yung length class, yung pagitan ng dalawa, zero. So, parang nangyari class, itong dalawa, magkapatong sila. Pero para ma-analyze natin class, i-draw natin siya, or yeah, i-illustrate natin siya class as parang mayroong member sa gitna. Okay? Gets ba? So, titignan nyo class, again, pag may nakita tayong fix, kailangan natin i-elongate. Okay? So, technically class, ang representation natin, itong dalawa, equal siya doon. Kasi, di ba, isipin nyo lang, kasi may tatlong reactions to. Pag pinagsama rin naman natin, class, ito, di ba, parang may tatlong reactions. Okay? So, again, class, no, doon sa isa, doon sa original position siya, maglagay tayo ng ruler. Tapos, dito, class, sa yung extension natin, maglagay tayo ng parang hinge. Okay? So, again, class, ganun yung gagawin natin pag nakita tayo ng fixed support. Kasi, dapat, class, again, yung redundant natin, nasa gitna. So, ang gagawin natin, class, mag-create tayo ng isa pang span. Gets ba? Para nasa gitna yung redundant natin. Okay? So, yung span na yun, class, again, isang hinge dito, class, tapos yung original class, mag-iiwan tayo ng ruler. So, ganun yung gagawin natin, class, again, pag may nakita tayong fixed support. Okay? Tapos, class, pag nakita ka ng overhang class, special rin yan. Bakit siya special class? Kasi kung titignan nyo, class, yung overhang na to, kayang-kaya natin kunin yung moment dito, class, kasi, di ba, hindi naman siya, kumbaga, statically determinate yan, class. Kumbaga, kayang-kaya mo class kunin yung moment dito. Okay? Pag may nakita kang overhang class, technically, hindi redundant to. Okay? Kasi di ba sabi natin class, ang redundant natin is yung moments. Interior support moments. Okay? So, technically, di ba interior support yan class. Pero again, class, hindi yan redundant. Kumbaga, yung moment dyan class, hindi redundant kasi class, kayang-kaya mo namang kunin kung ano yung moment dun. So, ang galawa natin, class, ang gawin mo, parang kunin mo na yung moment doon. Para hindi na siya ano, maging redundant pa. Para less unknowns tayo. Okay? So, yung formula natin, class, sa pagkuha ng moment doon, class, i-cut mo lang siya doon. Okay? So, i-cut natin siya doon, class, tapos i-analyze natin. So, kung titignan nyo, ganito na yung working equation, ay working structure natin, no? So, ito yung formula natin, class. So, magsasum lang tayo, class, ng moment doon sa cut. Okay? So, kung titignan nyo, class, pipiliin natin yung cut or like yung side. So, kung may cut tayo doon, class, pinili natin yung right free body diagram, no? Kasi yun nga yung pwede natin i-analyze, di ba? Pag pinili natin yung right, class, no? Counterclockwise positive tayo. So, yun yung orientation, class, ng summation of moments natin dito. Okay? Pinili natin yung left, class. So, kung nasa left naman yung overhang natin, class, clockwise positive tayo. So again, class, ganun, no? Para alam natin, class, so kung titignan nyo kasi sa moment equation natin, class, mahalaga yung sign convention natin. Okay? So dapat, class, ganyan yung galawan natin. Okay? So pag may nakita tayong overhang, class, ito yung analysis natin. Gets ba? Okay? So ganun. So without further ado, class, para mas mag-gets natin, mag-example tayo. So erase ko lang to. So yun class, sagutan natin yung example 5.1. So 5.1. Okay, so natin gawin tayo class. So kung titignan nyo, sundan lang natin yung procedures for analysis. So dito daw class, given E is equal to, it's constant, E is constant. Okay, gusto mangyari ni 5.1 class, kukunin daw natin yung reactions, tapos draw yung shear and moment diagram class daw. No? Ito. Okay. So again, ang first step natin lagi class, diba, is yung determinacy. Kumbaga kailangan kasi nating malaman class kung ilang moment equation or ilang three moment equation yung gagamitin natin. Okay? Again class, diba, ang formula natin, R is it equal to 3 plus C class. So kung titignan nyo kasi yung reactions natin, 2, 3, 4. So meron tayong 4 class. 3, wala tayong internal support. So 4 is greater than 3 class. Therefore, the structure class is determinate. I mean, indeterminate. First degree indeterminate. Okay? So yung number na yung class, ito. Yung number na yan, class, ang significance lang yan, class, ibig sabihin, meron tayong isang redundant.
Or meron tayong isang sobra. Okay? The next step natin, class, sabihin mo kung ano yung redundant. So, ano yung redundant? So, ano yung redundant natin, class? Again, class, ang redundant natin, class, di ba? Laging. So, ito, class, hindi ka napipili. Ang redundant lang natin lagi, class, ito yung moments at interior support. Interior or yung fixed supports. Ay, so kung titignan niyo, class, wala tayong fixed support. Pero meron tayong interior support. Okay? So, matik, class, ang moment natin, ang redundant natin. So, consider moment at B. So, yun yung moment at B natin, no? Redundant. Okay? So, yan, class, yung mga first step natin. So, ang next step natin, class, gawin na natin yung three-moment equation kasi alam naman na natin, class, kung ano yung redundant natin. Okay? So, ang redundant natin, class, is yung B. So, i-erase ko muna, class. So, yan. So, again, class, alam natin na mayroon tayong isang redundant. No? Tapos, ang redundant natin, class, is yung moment, sabi. So, next step natin, class, is kailangan natin gawin yung three-moment equation. So, kung ilan yung redundant sa ating class, yun din yung number of three-moment equation na gagawin natin. Equation. Okay? So, technically, class, again, sa pag-construct ng three-moment equation, kailangan natin pumili ng dalawang span. Okay? So, saan yung dalawang span na yun, class? So, ang galawan natin sa pagpili ng span, class, yun nga. Dapat, alam mo lang kung ano yung redundant. Di ba? Ang redundant natin, class, is yung moment, sabi. So, ang pangpili ng span, class, dapat nasa gitna yung redundant, class. Tapos, kukunin mo lang kung ano yung dalawang support na katabi niya. Yun na yung dalawang span mo. Okay? So, ang dalawang span natin, class, is yung spans. So, again, class, yung yan. So, dapat nasa gitna na yung redundant natin, class. So, dapat AB, class, yung isang span. Tapos, yung pangalawang span natin, class, is yung BC. Okay? So, yan na, class, yung dalawang spans natin. Gets ba? Okay? So, dito natin, class, suhugutin yung ating three-moment equation. Again, class, ang minimum requirement ng three-moment equation, dapat meron tayong dalawang span. Okay? So, yan yun. I-drawing natin, class, kung ano yung dalawang spans na yun. So, yung dalawang spans natin, class, so, dito yung isa. Dito yung isa. Okay? So, di ba, lagi natin i-assume, class, na yung dalawang span natin, simply supported. So, yan. So, wala. Simply supported siya. Okay? So, again, class, ito si A. Ito si B. Tapos, ito, class, si B, span BC. Okay? Tapos, kukopyin lang natin, class, kung ano yung loading. So, ang loading sa atin dito, class, di ba, meron lang tayong 150 dito. So, meron tayo dito, class, 100. Okay? Tapos yung BC naman natin, class, uniform load siya. 50. Okay? So yung length nito, class, meron tayong tig 2 meters. So 2 meters to, 2 meters yun, tapos 2 meters to. Ito naman, class, meron tayong 5 meters. Okay? Ilagay lang natin, class, kung ano yung properties ng spans natin. Okay? Kasi diba, kailangan natin yun sa formula natin. So sa three-moment equation formula. So kailangan natin i-list, class, kung ano yung properties. So, ano yung L1 natin, class? So, yung L1 natin, class, kukunin natin doon sa left span. Okay? So, ang L1 natin, class, di ba, 6 meters. Ano yung I1 natin, class? So, kung titignan natin sa drawing, class, ang I1 natin is 2I. 2I. Okay? Tapos, class, anong next? So, ang next natin, class, is, yun. Ano naman yung L2? So, ang L2 natin, class, yun yung length nung nasa right span. So, 5 meters, no? Tapos ano yung I2 natin, class? So from the drawing, class, ang I2 natin is simply I. Yan. Okay? So after yan, class, ready na tayong gawin yung three-moment equation natin. Okay? So, susulat mo lang kung ano yung three-moment equation mo. So yung three-moment equation natin, class, is yun. So, memorize yun na. Dapat memorize yung three-moment equation natin. No? So, una, class, is yung tatlong moments natin. So, meron tayo ng M1, class, di ba? Tapos, class, yung... So, ang M1 natin dito, class, is yung nasa left. So, ito yun. Yan yung 1. So, dapat MA. Okay? So, yan yung tatlong moments natin. Tapos, yung redundant natin, class, so, yung MB. Okay? Yung pangatlong moment natin, class, yung MC. Okay? Technically, class, ito yung 1, 2, 3. Okay? Diba yung mga moments natin, class, may partner. So, see, ang partner ng MA, class, is yung L1. Ang partner nito, class, is yung L2. Ito, class, may dalawa siyang partner. Okay? Yung dalawang partner niya, class, yung L1, tapos yung L2. So, yan na yung first part. Okay? Kailangan natin ilagay, class, ano yung effect ng load.
Ang effect ng load natin, class, yun yung 6A1A1 over L1. Okay, so dalawa yung class. Meron rin tayo 6A2A2 over yung L2. Okay? Tapos, class, ilalagay rin natin kung ano yung effect ng support settlement. So, yung effect ng support settlement, class, again, di ba, 6A. Tapos, yung H1 over yung L1, class, plus yung H3 over yung L2. Okay? Tapos, class, yung varying load. So, yung varying loads natin, class, may effect lang siya dun sa left side ng equal sign. So, lahat, class, dun sa left ng equal sign, lahat ng may L, maglalagay tapos ng I dun sa denominator niya. Okay? So, titignan natin, class, may L1 dito. So, maglagay tayo ng I. So, yun, class. Lagyan natin dito, class. So, I. Okay? So, yung subscript niya, class, is kung ano yung subscript ng 1. So, may L rin dito, class. So, may I. So, I1 yan. Dito rin, class, L. So, may I rin dito, class. Subscript is 2. Same dito, class. Meron tayong I dito. Subscript is 2. So, dito rin, class, may L1. So, may partner rin dapat yan, class. So, L, I1. Okay? So, laging nasa denominator lang siya. Ito rin, class. So, I. Tapos, maglagay tayo ng 2. So, technically, class, yan na yung pinaka-working equation natin. Okay? So, dito sa working equation natin, class, ano yung kailangan natin or ano yung kailangan natin isolve, class, para magawa natin or makomplete natin yung moment, yung three-moment equation natin. Okay? So, ang first step lagi dito, class, titignan mo yung problem. Meron ba tayong support settlement? Given ba sa problem, class, na mag-consider tayo ng support settlement? So, kung hindi, class, matik yung buong term na to, class, zero. Okay? Tapos, ano pa, class? So, ang next na check po, class, is yung dalawang gilid na moments. I-check mo, class, kung may moment ba tayo dun sa dalawang gilid. Dun sa dalawang, yun. So, gilid, class, nung dalawang span. Okay? So, ang titignan natin, class, mawawala yung moment dito, class, kapag exterior simple support siya. So, ang titignan natin, class, since yung point A natin, class, simple support, tapos exterior siya, matik yung moment sa A, class, zero. Kasi walang moment dyan, class. Okay? Titignan mo rin yung, class, yung MC natin. So, wala rin tayong moment sa C class kasi kung titignan mo yung point C, exterior, simple support siya. Okay? So, kung titignan natin, class, yung buong term na yan, zero. Yung buong term na to, zero na rin. Okay? So, ano yung kailangan nating isolve, class? So, kung titignan nyo, kasi di natin kailangan isolve yung MB kasi yan yung unknown. Given tayo ng L1, meron rin tayo ng I1, meron rin tayo L2, meron rin tayo ng I2. So, lagi, class, ito. Ito talaga lagi, class, yung pinaka-problema natin. So, ang kailangan natin isolve, class, is yung ito. Ano yung A1, 6A1, A1 over L1. Tapos, ito, class, yung 6A2, A2 over L2. Okay? So, kung titignan nyo, class, itong dalawa, may shortcut yan. So, kailangan mo gagamitin yung shortcut, class. Pag applicable yung shortcut natin. Maglulongkat lang tayo, class, pag hindi applicable yung shortcut. So, kung titignan nyo, class, no? So, itong 6A1, A1, class, magagaling yan dun sa left span. So, i-inspect natin, class, yung left span natin. Meron tayong shortcut dyan kasi yung loading natin, class, dalawang point load lang. Okay? Ito rin, class, so, kung titignan yung 6A2, A2, class, meron din tayong shortcut dito. So, ito, class, iba manggagaling yan, class, dito sa right span natin, yung span na nasa right. Okay? So, kung titignan nyo, class, meron lang tayong shortcut, class, kapag distributed load, rectangular load, na nasa buong span. Okay? So, yun. So, ganun, class. So, kung titignan natin, meron lang tayong shortcut, madali lang yan. Okay? So, i-shortcut natin, class, kunin lang natin. So, kung titignan nyo, class, meron tayong 6A1, A1 over class yung L1. So, solve lang natin yung dalawang to. Nasolve na natin yan, class, kompleto na natin yung moment equation, three-moment equation natin. Masosolve na natin kung ano yung redundant. Okay? So, para shortcut, class, balikan lang natin yung list ng shortcut natin. So, ang shortcut natin dito, class, kung titignan nyo, depende yung sa load, no? So, unahin natin, class, yung nasa left na span. So, point load tayo. So, titignan natin, class, kung ano yung shortcut natin sa point load. Yan. Okay? So, yung shortcut natin, class, sa point load, ito. So, again, class, depende kung nasa left ba siya or nasa right. So, this time, class, di ba, ang ina-analyze natin is nasa left span siya. So, ang formula natin, class, is ito. Okay? So, titignan mo, class, dalawa lang yan. So, ano yun yung next problem natin, class? Paano yun, sir? E, dalawa yung loading natin. E, di ba yung nasa drawing, sir, e, isa lang? Okay? So, ang gagawin natin, class, iti-take natin to individually. Tapos, class, i-add na lang natin kung ano yung effect nila. Okay? So, pag may nakita kang dalawa, class, na load, iti-take mo sila individually, class, tapos i-add mo. Consider mo na lang, class, kung ano yung sign convention. So, kung titignan natin, class, parehas silang downward. So, parehas silang positive. Okay? So, unahin natin, class, consider muna natin, class, kung so, yung formula natin dito, class, is yung effect muna ng load 1. Okay?
So, ano yung effect ng load 1 class? So, again, ito yung working formula natin. So, sundan lang natin. So, yung P natin class is yung 150, no? Times class yung A. So, kung titignan yung class, no? Ito yung notations natin. So, yung A natin kasi is yung distance from the left support. So, 2 meters. Okay? Over yung length class ng buong span. So, 6. Okay? Times class yung L squared. So, 6 squared. Minus class yung A squared. So, 2 squared. So, ito na class yung effect ng 150. Again, class, i-add lang natin yung effects nila. So, this time, kasi consider naman natin kasi yung effect ng 100 na load na yun. Itong 100 point load, yung point load na 100. So, again, class, same formula tayo, no? So, since ang kinukuha natin, class, is yung A1, A1, so, dapat ito yung formula natin. So, again, class, yung P natin na 100 times class yung A. So, this time, ang A natin, class, is yung 4 meters over class yung total length natin na 6. Okay? Times class yung length squared minus yung A squared. So, ang A natin kasi is 4. Okay? Tapos may makukuha tayo, class. So, ano yung makukuha natin, class? So, dito ko na lang ilagay, no? Yan. So, pag sinob natin yan, class, ang makukuha natin dito is 8800 over 3. Okay? So, ito na kasi yung value ng 6A1A1L natin. Okay? But then again, kasi ba, ang kailangan natin hindi yan. Ang kailangan natin, class, is yung i-erase ko na to, class, no? So, ang kailangan kasi natin, class, is ito. Yan. So, incorporate lang natin yung I. Okay? Erase ko lang. So, ayun, class. So, ano kuha lang natin kanina, class, is yung 6A1, A1 over L1. So, incorporate lang natin, class, yung I1. Okay? So, titignan natin, class. Ang gusto natin makuha this time, class, is yung A1, A1 over yung L1. So, incorporate lang natin, class, yung I1. Hindi, mamaya na. Mamaya na pala natin incorporate, class. So, nakuha na natin, class. Again, ilagay ko na dito sa dulo, no? So, yung 6A1, A1 natin, class, over yung L1 is equal to yung 8800 over yung 3. Okay? So, okay na tayo dito, class. So, more or less, class, ang next na kailangan pa natin kunin, class, is yung 6A2, over L2. So, paano natin kukunin yung class? So, again, 6A2. A2 over yung L2, no? So, again, class, yung value kasi nito, manggagaling naman siya, class, nakadepende siya kung dun sa right span. So, titignan nyo, class, may shortcut pa rin tayo dyan kasi yung loading natin, class, na buo nyo yung buong span. Okay? Tapos, sakto, class, ito yun. So, ito yung class. So, kunin natin, class, yung na under yung right span. So, ito yung formula natin, class. Okay? So, titignan nyo, class, ano daw yung distributed load. So, yung W, so, 50, class, times class yung L cube. So, ang LA natin class is 5 cube over class 4. Okay? So, kung titignan natin class, ang value lang ng ating A2 class is equal to 3125 over yung 2. Okay? So, titignan yung class, kompleto na natin. Meron na tayo ng A2 over yung L2. Equal yung class sa 3125 over yung 2. Okay? So, with this class, ready na tayo. Pwede na natin i-substitute lahat-lahat para makuha natin class yung equation natin. Masolve natin kung ano yung redundant. Okay? So, erase ko lang to. So, i-substitute lang natin class kung ano yung values. Okay? So, titignan nyo class ito. Again, 0 na yan, no? Plus class yung 2MB. Okay? So, yan yung redundant natin. So, wala tayo sa substitute dyan. Times class yung L1. So, ano yung L1 natin class? Again, 6, no? Over yung I1 natin class. So, meron tayong 2I. Okay? Plus class yung L2 natin. So, yung L2 natin class is 5. Over class yung I natin, I2 natin na, yan, I lang. Okay? Plus class, again, so 0 na yun. Plus class, so yung value niyan. So, ang value nito class is meron tayong 3125 over yung 2. Again, class, yung value nito, ito lang yung 6A1, A1 over L1. So, kailangan pa natin incorporate class yung I. So, huwag niyong kakalimutan dito class. More or less, ito yung nakakalimutan natin. Eh. Okay? So, yung, one, yung I1 natin class, again, 2I. Okay? So, kailangan pa natin ilagay yon. Minsan kasi nakalimutan natin yan. Okay? So, same class. Ano yung value nito? So, ang value ng class, again, mali. Dapat pala class, ito is yung 8,800 over 32. Okay? So, itong 8 to 8 class, ito yung 3125 over yung 2. Again, class, huwag natin kakalimutan yung value ng I2. So, yung nagkataon class, ang I2 natin class is I lang. Okay? Is equal to class. So, again, ito, 0 na siya. Okay? Simplify lang natin yung class. So, i-erase ko na yung nasa taas.
So, again, class, i-simplify lang natin, no? So, titignan natin, class, ang nabuo sa equation natin, class, meron na tayong 2. Ayan. Ang next step pala natin, class, is eliminate natin yung i. I-multiply natin, class, yung buong equation ng i. So, kung titignan nyo, class, mawawala lang yung i natin. Yan. Tapos, ito, so 0. So, mangyari dito, class, meron na tayong ganyan. Okay? So, meron tayong 2mb. Ipakita ko na rin. 6 over 2 plus plus yung 5 over 1. Okay? Plus plus yung z. Alisin na natin yung 0. Okay? So, meron lang tayo plus nung 880. 8. 2 times yung 32. Okay? Plus plus yung 3125. 1 times yung 2 is equal to 0. Okay? So, i-simplify natin further, class. So, meron lang tayong makuha na natin yung MB, class. So, yung MB natin, class, is equal to i-calculate natin. Okay. So, titignan nyo, class, meron tayong negative 88 kasi lilipat natin sa kabila, di ba? Over yung 32 times 2. Okay? Minus class. So, negative na rin kasi yan. So, meron tayong 3125 over yung 2. Okay? So, equals class divided by. So, divide natin 3 plus 5. So, 8 divided by 16. Okay? So, ang MB natin class, kung titignan nyo, mali. Hindi pala ito class 32, dapat over, ano lang siya. Ito class supposedly, ang ito, correct na, correct natin, no class? Mani yung sinulat ko kanina, over 3 lang dapat siya class. Ito over 3 lang. So, i-edit natin class yung kanina. Yan. So, hindi siya over 32 class. Yan. Okay? It's divided by 16. Yan. So, ang MB natin class, negative 189.32 second decimal tayo, meters. Okay? Paging class, di ba ito, ang meaning lang niyang class. So, ang final answer natin class is MB is equal to 189.32 kilonewton meter downward. Okay? So, ang meaning lang class ng negative sign doon, downward siya or like yung arrowheads natin class nasa baba. Okay? So, MB pa lang yung nakuha natin class. Hindi pa yan yung required ng problem. So, next step tayo. No? So, ang next step natin class. Ang next step natin class is kailangan natin kunin yung pag free body diagram analysis na tayo. Okay? So, i-erase ko muna class. Ito na sa baba para makikita pa natin yung sagot. No? So again class, yun, nakuha na natin yan. Mag free body, ang next step natin class is yung tinatawag natin FBD. Analysis. Okay? So, ang galawa dito class, chap-chap-chapin lang natin class kung ano yung given structure. Ihiwalay natin class yung member dun sa joints. Except class yung dalawang gilid. Okay? So again class, ang itsura niyan, so yung member, so meron tayo class ng member. Ito. Okay? Iwalay natin yung joint class. So ito yung isang joint. Tapos yung member. Yan. Okay? So again class, dito, meron tayo ng hinge. Okay? Tapos class, ito, meron tayo roller. So meron din tayong roller dito. Okay? Pininame natin class, ito si point A, ito si B. Ito class si B, ito si B, ito si C. Okay? So, lagay natin class kung ano yung loads. So, sa loads class, meron tayo ito, 150. So, meron tayo plus 100. Okay? Ito naman plus bo. So, meron tayong 50. Okay? So, ilagay natin plus yung sagot. So, technical lang ginawa natin dito, plus chinap-chop natin. Nag-cut tayo dito, plus nag-cut tayo dun. Okay? Pag nag-cut ka kasi, di ba may lumalabas tatlo moments? Okay?
Dito class, meron tayo ng moment dito. So may moment tayo dyan, may moment tayo dito, may moment tayo dyan, may moment tayo dito. Okay? Tapos class, di ba meron tayong shear? So, yung shear natin class, may shear tayo dito. So, may shear tayo dito. Okay? So, ito class, assume natin pataas. So, ilagay muna natin yung sagot. So pag sinabing downward class, so yan yung mga moment natin. Actually, ito lahat class, moment B natin yan. Okay? So downward class, ibig sabihin lahat ng arrowheads natin class nasa baba. Okay? Again, class, ang value niya is 189.32. Ito rin class 189.32. Okay? So, ang galawan natin dito, class. Yun. Statics lang tayo. Makukuha natin yung reactions. Okay? So, ito, class. Ito yung shear sa B. Ito rin, class, yung shear sa B. Okay? So, kung titignan nyo, class, para ma-avoid natin. So, meron tayo dito, no? So, meron tayo yan. So, assume natin, class, pa ganyan. Ito, class, zero yan kasi wala tayong horizontal loading. Ito class, ito na yung A vertical natin, no? Ito na yung reaction natin sa C. Okay? Ito class, kung titignan nyo, parang tayo malito class. Alam kasi natin class, hindi pagkaparehas yan. Okay? Magkaiba yung value yan. So, para ma-differentiate natin class, imbis tawagin natin shear sa B, tawagin natin shear sa BA. Ito naman class, shear sa BC. Okay? So, again class, alam dapat ninyo may axial rin dito. Pero again class, since wala tayong horizontal, since wala tayong class horizontal load, ang value ng dalawang yan, zero. So, i-disregard na natin. Okay? So, ang galawan natin dito, class, ang kailangan natin kasi makuha, class, yung mga reaction. So, dito, class, katitignan nyo, meron tayong reaction sa B. Kaya natin makuha kasi yung AV, yung RB, tas yung RC. Okay? So, paano natin gagawin yung class? Simple statics lang. Okay? I-risk ko yung task, class, para may space. So yung class, isosolve natin yung reactions. Para masolve natin yung reactions, class, simple statics lang yan. Okay? So ang titignan nyo, class, ang una natin is yung ito. I-analyze natin ito, class. So unahin natin, class, span AB. Okay? So sa span AB, class, so yan yung free body diagram natin, no? Sa span AB, class, yun nga. Kung gusto natin makuha kasi AB, mag-summation of moments lang tayo, class, sa B. It's equal to zero lahat, class, ng clockwise positive. So, yung mga forces class na create ng moment with respect to B class. So, meron tayong negative 150 class times yung lever arm niya plus na 4. Minus class yung 100 times yung lever arm niya 2. Okay? Somatic class, itong clockwise moment na yan. So, lagyan na natin siya. 189.32. Okay? Tapos class yung unknown natin, yung AV times yung 6 is equal to 0. Okay? So, makukuha na natin class yung value ng AV. Yung value ng AV natin class 101.8 kilonewton. Tama yung assumption natin class pataas. Okay? Tapos next class, mag-sum naman tayo class ng moment sa A para makuha natin yung shear. Bakit natin kailangan yung shear class? Kasi kung titignan mo kasi yung shear na yan, ililipat natin dito. So pag inipat mo kasi pa ganyan siya, no? So ito na yung shear BA. So kukunin natin shear BC class. Tapos class, mag-summation of forces vertical lang tayo dito para makuha natin yung RB. So kailangan natin kunin class yung shear sa BA. Okay? Again, kasi para makuha natin yung shear sa BA, kasi moment tayo sa A, lahat ng clockwise positive. So, ano yung mga forces mag-relate na mo with respect to A class? So, meron tayong 150 class times yung lever arm nila 2. So, yung 100 ring class times lever arm nila 4. Tapos class yung moment natin na 189.32. Minus class yung gusto nating makuha na VBA times yung lever arm nila 6 is equal to 0. So, makuha natin class yung VBA natin is equal to 162.86 kilonewton upward. So, ilagay ko na lang dito, no, class? So, ito, class, again, ang value natin dito, class, is 101.8 upward. Dito rin, class, meron tayong 162.86. So, ilipat na natin, class. So, again, tama yung upward. So, pag nilipat tayo, class, inigate natin. So, alam na natin, class, ito is 162.86. Well, mali. Hindi yan yung value niya, class. Mali yung aking na-site. Ngayon, class, yung VBA dapat natin, class, is 148. 148 class 0.22. So, again, class, ito dapat is 148.22. So, ilipat ko dun, class. So, ito, 148.22. Okay? So, next class, so okay na tayo dun. Kunin naman natin yung RC. Okay? So, parang mako yung RC class, again, i-erase ko muna.
So again, class, this time, i-analyze naman natin yung span BC. BC. Okay? So, para makuha natin class yung reaction dito sa C, again, mag-sum lang tayo ng moments dito sa B. It's equal to zero, lahat ng clockwise positive. So ano yung mga moment forces mag-create ng moment with respect to B? So matik na dyan class yung moment natin na negative 189 kasi counter siya. 2. Okay? Tapos class yung distributed load, so meron tayo ng 50 class, yung resultat niya is ganyan. So i-multiply lang natin sa lever arm niya plus 5 over 2. Okay? Tapos class yung gusto nating makuha, so meron tayo negative RC, kasi lever arm niya na 5 is equal to 0. So makuha natin class yung RC equal to 87 class 0.14 kilonewton plus. Tama yung assumption natin pataas. Again, class, this is equal to 87.14. Okay? Tapos, class, paano makuha natin yung VBC? Class, pag moments lang tayo dun sa C is equal to 0, lahat ng clockwise positive. Okay? So, ano yung mga force mag-create ng clockwise moment with respect to C? So, matik, class, andito na yung negative 189.32 natin na moment. Tapos, class, yung distributed load, so negative 50 ulit. Times 5. So, yan pala resulta niya. Plus times yung lever arm niya 5 over 2. Okay? So, yung gusto natin makuha class yung VBC times yung lever arm niya 5 is equal to 0. So, makuha na natin class yung VBC equal to 162.86. So, tama yung assumption natin class pataas. So, again class, this is equal to 162.86. Okay? So, ilipat natin sa kabila class. Ito, again, 162.86. Okay? So, kung titignan nyo, kasi para makuha natin yung RB, i-add lang natin yung dalawang yun. Okay? So, hindi ko na isulat. I-recta na natin, class. So, again, since summation of forces vertical, di ba, class? So, yung 148 class 0.22 plus yung 162.86. So, ito na kasi yung reaction natin sa B. Okay? So, meron tayo, class, 311. Mali pa ako ng pindot class. 311 class 0.08. Okay? So, yan na class yung reactions natin. Okay? So, okay na tapos sa first part. Pero kung titignan nyo class, hindi pa tayo tapos kasi kailangan pa natin mag-drawing class ng shear and moment diagram. So, i-erase ko muna class para madrawin natin yung shear moment diagram. So, yung class, i-drawin natin yung shear moment diagram. So, before that class, i-summarize muna natin yung mga sagot natin. No? So, again class, ito yung working structure natin. So, meron tayong ganyan. Sige. So, ito class yung ating A. Ito yung B natin. Ito yung C. So again class, meron tayong nakuha no reaction tayo sa A, yung AB natin. So yung AB natin class, kung titignan nyo, meron tayong upward class na 101.8. Okay? So B naman class, meron rin tayong upward, again yung 311.08. Okay? Tapos class dito, meron tayong 87.14. Okay? So yung loads natin class, so meron tayong downward na 150, meron rin tayong downward na 100. Tapos meron tayong distributed load class, di ba? Na 50. Tapos ito class, 2 meters, 2 meters, 2 meters, 5 meters. Okay? So, drawing natin class yung shear. So, dito ko i-drawing yung shear class. Dito ko i-drawing yung moment. Okay? So, again, ito yung shear, ito yung moment. So, para hindi na tayo maglagay ng units, kasi lagay na natin dito yung units. So, kilonewton, meter. So, pag-drawing ng shear diagram class, madali lang yan kasi susundan mo lang class kung ano yung itsura ng loadings. Itsura ng loadings sa ating class kung titignan nyo. No? So, dito, tataas lang daw tayo class. So, yan. Taas lang tayo ng 101.8. Okay? Tapos class, hanggang mapadpad tayo dito sa 150. So, no change tayo class, no change. Tapos bababa tayo class ng 150. Gamitin natin yung calculator class. So, yung 101.8, no? Bababa tayo plus ng 150, so minus dapat. So, mag-arrive tayo sa negative class. So, somewhere dito na sa baba. Okay? So, bababa tayo ganyan plus hanggang sa negative 48.2. Okay?
No change class hanggang doon tayo sa point ng 100. So, bababa tayo ng 100 class. So, negative 148.2. Okay? So, no change class hanggang dito sa line of action class ng 311. So, again, class ito, no? So, bumaba pa ulit tayo ng 100. Okay? Tapos, class, tataas tayo ng 311.08. Okay? So, ilan yung class? So, nandito na tayo, 162. So, somewhere dito, class. So, ito na class yung 162.88. Okay? So, kung titignan nyo, class, ang next na change in load natin, class, or change in shear, kukunin lang natin yung area niyan. Since pababa siya, class, mag-minus tayo. So, minus yung area nun, class. So, meron tayong 50 times 5. Okay? Tapos, class, mag-arrive tayo sa ganyan. Okay lang yung discrepancy na yung class. Okay? So, andito na tayo, class. Somewhere dito. So, kung titignan nyo, since 0 degree yung class, first degree to. So, ang tsura first degree, class, straight line lang siya. So, again, class, negative 87.12. Tapos, class, lastly, tataas tayo ng 87. So, somewhere dito, class. So, kung titignan nyo, patawarin na natin, class, yung 0.02. Dapat mag-stay tayo sa 0. Okay? So, ito na, class, yung ating shear diagram. Before tayo, class, masolve natin or magawa natin, mag-drawing natin yung moment diagram, kailangan muna natin kunin yung value ng x na to. Okay? Paano natin kukunin yung value ng x na yung class? Similar triangles lang tayo. So, yung x natin, class, ang partner niya, di ba, is yung 162.88. Equal yung class dun sa... So, ano yung distance na to? So, yung distance na yung class is 5 minus x. Tapos yung partner niya, class, na 87.12. So, ako natin, class, yung value ng x. Ang value ng x natin, class, is 3. Pakita natin, class. So, again, class, yung unknown natin over yung 162 over 88, no? Plus, class. Oh, gosh. Yan. So, equals yun, yung 5 minus x. 5 minus x over yung 87.12. Tapos shift solve lang tayo, class. Pakuha natin yung value ng x. So again, 3.26 meters. Okay? So ito, class, ready na tayong drawing yung moment diagram. So yung, again, dito, class, magsa-start lang tayo sa 0. Okay? So yun yung point mo yan, class. So ito. Diba? Tapos i-add natin, class. So positive yan. So plus yung area nun. So ang area nun, class, is 101.8 times 2. Meron tayo, class, dito. So, somewhere dito daw, class, meron tayong 203.6. Okay? So, yan yung point na yun. Okay? Tapos, class, kung titignan, meron tayong negative area. So, mag-minus tayo. So, minus yung area nun, class. So, 48.2 times 2. So, mag-arrive tayo, class, sa 107. So, somewhere dito, class, so yung kalay nun, no? Somewhere yan. So, ito, class, 107.2. Okay? Tapos, class, yung area naman nito. So, yung area niyang, class, so negative pa rin siya. So, minus yung 148, class, 0.2 times yung 2. Okay? So, mag-arrive tayo, class, dito. So, somewhere dito, class, yung kalinya niyan yan. So, ito. So, negative 189.2. Okay? Tapos, class, meron tayong positive area. So, mag-a-add tayo. So, plus. So, yung area nun. So, ang area ng class is 0.5, 1/2 base. Ang base natin, class, is yung 3.26. Times, class, yung height natin, no, 162.88. Okay? So, kung titignan ko, mag-arrive tayo sa... So, somewhere dito na yung class. Ito na yun. Ito na yung maximum shear. Okay? So, again, class, ang value niya is 76.29. Okay? Tapos, class, meron tayong negative moment. So, somewhere dito. Yan. Okay? Negative shear yan, class. So, minus. Yung area niya, class. So, yung area niya, again, 1/2 times yung base natin, class, na 5. So, 1.76. Okay? Times, class, yung height niya, class, na 87.12. So, dapat, class, ito, more or less,
Ayun na. So, dapat class ito 0. Medyo malaki-laki ito. Ay, mali pala kasi yun. Dapat 74. Kupo. Ulitin natin class. So, 0.29, no? So, again, class, i-minus natin yung area nun. So, ang area nun class is yung 0.5 times class yung base natin. So, ang base natin class is 1.24. Okay? Times class yung ito. I mean, yung height niya. 87.12. Mas lalaki ulit. 0.5. Ay, masyado. Patawarin na natin yung class. Tignan natin class kung wari nag-end sa 0. Okay? So, next step natin class is connect the dots lang tayo. No? So, titignan nyo class 0 degree yan. So, ito first degree. So, straight line yan. So, from here to there class, no problem. Ito rin class 0 degree. So, first degree. Okay? Dito class agad doon. So, first degree pa rin yan. So, this time class, ito na first degree. So, dapat second degree na tayo dito. Ito lang second degree line kasi sa curve. No? So, ang problema, ang choices natin class, ang itsura ba niyan is pa ganun or pa ganyan. Okay? So, again class, memorization lang tayo, di ba? Kasi pag moment ko to, moment ko yan, di ba? Kasi tapos increasing, masaya tayo. Pag decreasing, malungkot. Okay? So, titignan natin kasi yung shear diagram natin, decreasing siya, di ba? So, dapat malungkot tayo dito. So, sad face. Pa ganun. Okay? So, dito rin class pa, same, decreasing. So, malungkot pa rin tayo kasi pa ganyan. Okay? So, ito na kasi yung tsura ng moment diagram natin. Okay? So, that's it, class. So, tingnan natin yung sagot. So, kung titignan natin, more or less, tingnan lang natin yung yan. So, yan yung shear diagram natin, no, class? Ah, may discrepancy tayo dun. Dito rin. Kaya nagkadamay-damay. Okay? So, okay lang yan, class. Nasa rounding off lang yan somewhere. So, ito rin class, may discrepancy lang tayong 0.4 doon. Kaya nadamay-damay. Okay? So, tama yung sagot natin class na. So, gawin natin two parts class. So, this will be part 1 class of module 5. So, see me at the next video class yung part 2 natin. Okay? Skip natin class. So, ang start ng part 2 natin class, yung support settlement na tayo ito. Sample 5.3 na tayo. Okay? Again, class, see me at the next video. Thank you for listening. Stop screen share.